And guys, kumusta po kayo? My name is Police Yako. Kung first time kayo sa aking channel, no? So, kumustahan lang tayo ngayon. So, pag-uusapan natin ano ba ang silbi kapag ikaw ay nagdemanda. So, malaki po ang silbi. So, ang sa para sa akin lang, sa aking opinion as a criminologist at base na rin sa ating mga experience, no? Any crime or any violation na resulting na committed ang crime against sa atin o sa iyo, so mas maganda po ay lagi nating mag-preserve or i-file ng kaso. Alam mo kung bakit? Malaki po ang advantage kapag nagpa-file tayo ng kaso. Advantage po yun sa mga aggravating party. Yun po. Kahit mga vehicular, simpleng vehicular incident lang, pagawan po natin yan ng mas maganda ay pagawan natin ng police report. Alam nyo kung bakit? At in the future, pwede natin i-file yan. Kasi pag nakapile na po yung kaso, no? Pero hindi natin aantayin na matapos hanggang yung kaso. Ang purpose ng pag-file ay para ma-assure lang or para maobliga yung nagkasala or yung nagka-damage sa atin na magbayad sa atin. At syempre, mag-ano yung demand mo. Kumbaga sa ano, tumibay. Pag hindi po kasi naka-file yan, laway-laway lang ang usapan. So, hindi mo mapipwersa yung isang hindi mauobliga yung isang tao magbayad ng kanyang damage, lalong-lalo na sa mga vehicular incident. Ngayon, kung naka-file yung kaso, so, lalong-lalo na kung meron naman talagang pambayad, no, mauobliga silang magbayad. Kasi, bilang, alam nyo naman, di ba, kapag nagkakaso ka, o tayo, pag nagkakaso, lalong-lalo na pag isa kang empleyado, no, isang malaking kahit maliit man na kaso yan ay isang malaking tawag nito dungis yan sa ating mga pangalan na pinuprotektahan at lalong lalo na kung yung company mo or yung mga kliyente mo ay nag-update ng mga credential mo, so malaki ang effects niyan kapag ikaw ay may pending case. So bilang para malinis yan, ay mauobliga siyang magbayad o mauobliga siyang isitel. So, wag po nating antayin na matapos yung kaso. Kasi po kung aantayin natin yung matapos yung kaso, in any crime, no, ay hindi lang matagal. Sobrang tagal. So, talo tayo sa ano, talo kayo tayo sa abala. So, ang purpose lang nun talaga, makipag-sitel siya, obliga yung party na mag-settle. Lalong-lalo na kung isang may pambayad naman siya at may kakayahan talaga at may pinoprotektahan siyang pangalan, kailangan niya talagang i-settle yun kasi madudungisan yung pangalan niya. So, yun po ang purpose nyon. Hindi po na, wag po natin antayin na matapos yung kaso. Sa, pag nakapile na naman yung kaso and any time, no, basta ready na yung okay na kayong both party, pwede nyo naman yung anytime, pwede nyo naman yung withdrawin kung pag-settle na siya. At least, nakuha mo na yung sa ano, kabayaran mo or nawala sa'yo. Yun po ang purpose. Huwag po nating antayin na matapos yung kaso. Kasi both party dyan, yung nagdidimanda at yung dinidimanda ay talo. Kung aantayin yung ending matapos yung kaso. Although, yan naman ang objective ng court, pag-ayusin ang dalawang party. Para siyempre, bawasan din sila ng load. Yun po. Yun lang po ang purpose ng court. Both party magkasundo at masettle. So, in behind the purpose, siguro may ibang purpose man na ano, ay medyo malayo-layo na yon. Pero yun lang talaga ang general purpose nila.
Yan po, at kung kayo naman ay may katanungan, no, at gusto nyong may clarification, ay PM lang kayo dito. So, medyo, pasensya na kayo kung medyo nadidelay, no, at medyo busy din tayong konti, at from time to time naman, nati-check natin yung mga comments nyo, at lagi naman natin lalagyan ng likes at heart, at din, nasasagot naman natin lahat. Sana satisfied kayo, no, at nga pala, kung full support kayo sa isang channel, no, yung likes na binibigay nyo at subscribe ay malaking bagay po yun sa amin. At sa tulad ko, maliliit na small YouTuber lang tayo. So, nagbabakasakali lang dito, no. So, ang main purpose talaga nito ay ma-share natin yung ka-orient tayo sa batas. At siyempre, kumita na rin kahit konti. Gawin natin itong libangan. So, ngayon medyo kasi inaayos ko pa yung aking internet, no. Ang tagal ng slot. So, ante-ante lang tayo, hindi tayo makapag-live kasi ang plano ko sana every once a week or every time to time magla-live tayo, question and answers, mga clarification. So, sana darating din 'yan. Siguro ante-ante lang po. So, ngayon, so pagtagaan muna natin na twice or once a week tayong magkumustahan at mag-upload ng video. Hanggang ganun lang muna tayo, no? Siyempre, magpalitan tayo ng ideas. Kasi pag may ideas ka, ay makakatulog ka ng mahimbing. Diba? At yun din ang purpose natin. Matulungan kayo pagdating sa criminal law. Basic. At sa mga use ko po, sa mga tumatawag na attorney po, patawad, hindi po tayo, ano, hindi po ako attorney. Makamamaya, mapagkamalan nyo akong attorney. Isa po tayong criminalistic. Hindi naman tayo magaling sa batas, no? So, at least yung basic na batas, at lalo na yung criminal law, mga against persons, meron lang tayong konting kaalaman. Konting-konti lang na pwedeng ibahagi sa inyo. And other purposes niyan, lalong-lalo na yung mga malalalim na maina-advise ko, no, consult your lawyer. Huwag po sa akin, hindi po tayo abogado, no. So, yan lang po, ay isa po tayong criminalistic. So, pag sinabi pong criminalistic, ay pumasta po yan sa board, pumasta po tayo sa board, criminal law, criminology, yung degree natin. Ayan po. At yun lang po ang kaunting kaalaman natin. Ha? Huwag nyo naman pong palaliman. Mga corporate law, medyo sublime na tayo doon. I-research. Sagot pa naman natin yan, pero i-research pa natin sa mga haba ng oras. So, more or less naman, nasa ano lang ako. Para mas madali, mapadali, no? Stock knowledge, kumbaga. So, may mga other terminal, mga other ideas tayo na research pag nakalimutan na. Siyempre, by details. Medyo yung iba nakakalimutan na. Tinitinan lang natin. Re-review na lang natin. Ayan po, ah. So, maraming salamat po sa inyong suporta. So, malapit na po tayo sa 10K. 4,000 plus na lang kulang. So, siguro by next year, nasa 10K na tayo. At malapit ko na rin sigurong makuha yung aking PIN. So, 6 months na wala pa. So, siguro ginagawa na ni YouTube. Napadala na, traffic na siguro. Gawa ng pandemya. So, yun po ah. So, muli, maraming salamat. At kung kayo ay may tanong, welcome po kayo. Huwag kayong mag-alinlangan. So, kung nakakita nyo kayong naka-green yung aking messenger, pwede po kayong mag-video call. So, nagawa na natin yan sa mga iba nating subscriber, no? So, kasi pag-text, medyo mali-mali pa yung pagta-type ko kasi nagmamadali. Pero pag video call, medyo shortcut, kakaintindihan tayo. So, yan po ah. So, welcome po kayong lahat sa mga gustong matuto sa criminal law. So, at maraming salamat sa aking 5K plus subscriber. Hindi ko na maalala, 5-3 ata yun.
At maraming salamat sa inyong pagsubaybay. So hanggang sa muli at muling nagsasabi, my name is Pulisya ko at muling nagsasabi, hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po ay nasa YouTube. Thank you for watching. See you my next video.